This week, sisimula na, i-resume na ng Committee on Constitutional Amendments yung hearing dun sa, CONAS, Constitutional Assembly, or Constituent Assembly. And you were quoted as saying na parang this is not the way to address a pandemic. But in saying that, are you saying that this is also not the right time to have a CONAS? Because in 2019, I think 2018, you were for CONAS. That's right. Sa tingin ko, at this time, wrong timing na yan. No, isipin natin, October, month of October, yun yung last day for filing ng certificates of candidacy. So ilang buwan na lang yun from now. Hindi naman pwedeng basta madaliin mo yan. Because remember, we are not passing an ordinary bill. We are amending the Constitution. Mabigat yun. Hindi pwedeng pabara-bara tayo doon. Mm-hmm. Pero ang sinasabi... Ay, sige. Amy, go ahead. Congressman, anong reasonable timetable doon? Considering your experience in legislation, hindi siya ganun kasimple. This is an amendment. Eh. Kahit economic provisions lang. So from the proposal, from the tackling sa House, hanggang sa siguro aakit pa yan sa Supreme Court, siya sa plebiscite, ano yung reasonable timetable to achieve anything? Alam niyo po, sa tingin ko, kasi may mga requirements no sa Constitution pagka nag-amenda ka ng any provision ng Constitution, kaya kailangan yan, merong information drive. Kailangan alam ng taong bayan yan, pinag-uusapan yan, at mahaba ho yung talakayan dyan. Hindi po natin pwedeng madaliin yan. Considering na kung ilang buwan na lang, no, before October, para sa akin, huwag na sana tayo magbigay ng false hopes. Congressman, alam nyo yung sinasabi nila, para bang napakasimple nung gagawin, no? Na magdadagdag lang naman daw sila nung linya na unless otherwise provided for by law. Pakibigyan nyo nga kami ng konteksto na kung talaga bang ganun lang ba kasimple yan, samantalang saligang batas ang ating binabago rito. But they kind of like really make it appear like this is really nothing major. What are your thoughts on that? Well, as a lawyer po, yung simple line na yan na sinasabi nila na unless otherwise provided by law, ay yun po ang napaka-dangerous sa lahat. Kasi po ang ibig sabihin yan, you are now leaving to Congress kung ano yung batas na gusto mong ipatupad. Ino-authorize mo na yung Congress niyan eh. So kahit na sinasabi ng Constitution na yun na, bawal magmamay-ari yung mga foreigners sa real estate ng ating bansa. Eh pagka sinabing unless otherwise provided by law, hindi pwede nang i-legislate yan. Congressman, sabi ng mga businessman eh, nadidistract daw ang Congress. Ang gusto nila, i-pass niyo muna yung create. Gaano kabilis can we expect the create bill to be passed? Kung bill lang po, palagay ko, kaya namang ipasa sa House of Representatives yan. But I do not speak for the Senate. Ha? Hindi ko alam yung ano nila doon, yung pamamaraan. Pero nakadistract yung chacha, di ba? Nati-distract. Yun ang sabi nila, nati-distract yata kayo. Alam niyo po, yun na nga eh. Meron tayong hinaharap ng malaki problema ng ating bansa. Itong problema nga sa pandemic, itong COVID, no? Hindi pa tayo tapos dito. Pinagtatalunan pa yung mga vaccines, kung anong vaccine yung mga bibilhin, saan bibilhin. Tapos ang isang issue pa dyan, bago natin bilhin yan, tanungin muna natin yung taong bayan, gusto nyo ba magpabakuna? Kasi baka naman ayaw nila. Tapos bumili na tayo ng marami. Tapos masisira lang dahil yung storage period yan, palagay ko, meron ding limit yan. Eh kung takot yung mga tao para magpabakuna, baka mamaya isipin nila, baka madingbak siya kami dyan. Hindi ho ganun kasimple na bumili tayo ng bakuna, tapos pinipresyon natin na magpapabakuna lahat ng tao.